teach each and every one of us. Amen. Why? Because if we are to be blessed, if we are to experience the goodness of God, the fruitfulness of the Lord in our life, if we are to be successful and effective in our call, in our vocation, in whatever we do, we need to understand the ways of the Lord. Amen? Kailangan maintindihan natin yung kapamaraanan ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, ang kapamaraanan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating kapamaraanan. Ibig sabihin, the ways of God are different from our ways. The thoughts of God are different from our thoughts. So, yung sabihin nun, kailangan maintindihan natin ang kaisipan ng Diyos, ang kapamaraanan ng Diyos, no, ang ways ng Panginoon, so that we may experience the blessing of the Lord sa ating mga buhay, His favor, His power, and the fullness of His redemption. Pag sinabi natin fullness of His redemption, tinubos na tayo ng Panginoon sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kapighatian, sa lahat ng sumpa, at tayo ay pinalaya ng Panginoon upang maranasan ang kapuspusan ng kanyang biyaya at pagpapala sa ating mga buhay. Subalit para maranasan natin yung mga bagay na yun, kailangan nating tayo ay umayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo ay may align doon sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Amen ba? No? We need to actually align ourselves. And when we align ourselves to God's will and what God wants, then, no, automatically the blessing of the Lord will be experienced by each and every one of us. Hindi mo na kinakailangan na paghirapan ng lubusan, no, ay automatic na darating sa iyo ang pagpapala ng Panginoon as you walk in the way of the Lord. That's why Jesus desired to teach them. Teaching is very important, no? Kailangan turuan tayo. The Bible says, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ganito din ang Panginoon sa pagtitreat niya sa kanyang mga anak. He wants to train us. He wants to orient us. He wants to make us understand, no, His ways so that we would actually walk in them, and by walking in them, we will be blessed in our life. Amen ba? Alam nyo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Mahal ka ng Panginoon kahit ano pa ang gawin mo. Amen. Pero sabi mo, Pastor, bakit kung mahal ako ng Diyos, bakit ako nagdurusa? Kung mahal ako ng Diyos, bakit minsan ako ay nakakaranas ng kapighatian? It is not because of God, but it is because of our personal choices. Amen? Amen ba? Yung mga choices natin ang nagiging dahilan kung bakit we are suffering. It's not God. No, we choose our life, our way. God, He does not change. He is always there loving us and willing to bless us. But the key is to understand Him, and the key is to actually walk in His way. And when we walk in His way, we align ourselves with Him. We understand Him, we align ourselves with Him, and then automatically, we experience the fullness of His love. We experience the manifestation of His blessing. Amen? Because we are obeying His will. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Nakala kasi ng iba na may meron na lang Panginoon. Galit si Lord sa akin. No, hindi galit si Lord sa iyo. Kailanman hindi magagalit si Lord sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Bakit? You are God's creation. You are God's masterpiece. Amen? Amen ba? Ikaw ay obra maestra ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, obra maestra ka ng Panginoon. God does not want to destroy His masterpiece.
But the problem is our choices. Kaya nga, kailangan yung mga choices natin may align. Kadalasan, kaya hindi natin may align yung ating mga choices doon sa kalooban ng Panginoon is because of our orientation and our mindset. Amen. Yung orientation ng isip natin, kung paano tayo pinalaki, kung ano ang mga naranasan natin sa buhay, kung anong tinuro sa atin, at nandiyan pa ang media, kung ano-ano mga napapanood natin, no? Yun na ang nagmo-mold sa isip natin. At dahil doon, we actually walk according to those in our life. According to the orientation, the mindset, and the understanding of our life. Not knowing na ito palang mga bagay na ito na natutunan natin ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Hindi nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Taliwas doon sa kaisipan ng Panginoon at sa kapamaraanan ng Panginoon. Kaya ito nangyayari, tayo ay nagsasuffer. Amen? Amen ba? The Bible says, "The blessing of the Lord maketh rich, and He adds no sorrow to it." Wow. Ang pagpapala daw ng Panginoon ay nagpapayaman. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Amen. Amen? Ulitin ko, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Amen? Amen. Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Yun ang kalooban ng Panginoon, pero meron kasama yun, ang sabi niya, at hindi niya dinadagdagan ng kapighatian ito. If there are blessings that are coming your way and they add sorrow, then it is not God's. The Bible says that every good gift and perfect gift comes from the Father of all light, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. Kapag kami mga blessing na dumarating at ang nangyayari ay nagkakaroon ng regret in the future, nagkakaroon ng remorse in the future, nagkakaroon ng pagsisisi sa hinaharap, no? Then hindi kalooban ng Lord yun. Ang kailangan natin, maintindihan natin ang kapamaraanan ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. He opened His mouth and He taught them. So the children of God needs to be teachable. Amen? Ang mga anak ng Diyos dapat madaling matuto. Sabi mo sa katabi mo, madali ka bang matuto? Ikaw ba'y nakikinig? Amen? Dapat nakikinig ka at nanginginig ka. Ayan. Amen? Dapat marunong tayong makinig. Hindi lang yung papasok dito, tapos sa kabila, no? Diba? Yung oo ka ng oo, pero pagdating ng oras, no, wala ka naman nagawa. Oo ka ng oo, pero pagdating ng oras, hindi ka naman sumunod. Ang totoo nun, hindi ka naman talaga nakinig. Amen ba? Naka-encounter na ba kayo ng gano'n? Binigyan mo ng instruction, dinitalye mo pa, oo lang oo, confident na confident ka na magagawa ayon sa kagustuhan mo yung iyong instruction. Umalis ka, pagbalik mo, wala pa rin nangyari. Tapos tinanong niya, ano nga ba yung pinagagawa mo? Amen. Na? Nakakatawa, no? Pero minsan sa Panginoon, ganun tayo. Amen ba? We don't really listen. We need to be taught. Teachableness. Si Pablo, no, ito ang isang bagay na hindi nawala kay Pablo simula nang siya ay maglingkod sa Panginoon hanggang siya ay kinuha ni Lord. Dahil nung malapit na siyang kunin ng Panginoon, ang kanyang desire pa rin, ang sabi niya, that I may know Him and experience the power of His resurrection. Wow! That I may know Him and experience the power of His resurrection. Tandaan natin ang isang bagay na hindi mawawala sa tao ay yung patuloy na matuto. Alam niyo po ba na kapag ka natututo ka, no, nag-iisip ka, nag-i-evaluate ka, at nag-meditate ka, minsan sumasakit ang ulo mo. Amen ba? Minsan, pakiramdaman mapapagod ang isip mo. Pero huwag ka mag-alala. Walang negatibong nangyayari sa isip mo. Ang nangyayari sa isip mo, nag-i-expand. Amen ba?
nag-i-expand. Kasi yung capacity ng isip mo na dati ang liit-liit ng kapasidad dahil hindi ka nag-iisip. Amen. Ay nag-i-expand. No, lumalaki yung capacity. Amen. And one thing with us, no, human beings, created beings of God, is we will be forever learners. Amen? Think of the vastness of the universe. Think about God's creation. Think about na everything that God has created. Hanggang ngayon, ni katiting, hindi pa maikukumpara yung natutunan ng tao, na-discovery ng tao, doon sa lahat ng kaalaman na pinakita ng Diyos sa magitan ng kanyang paglikha sa lahat ng bagay. That means, man will never come to a point of actually arriving to a point that he has already learned everything, he has already learned enough. No, walang tinatawag na arrival syndrome. Amen ba? Yung arrival syndrome, yung narating ko nang tugatog ng pwede kong marating, hanggang dito na lang ako, hanggang dito na lang ang kaalaman ko, hanggang dito na lang ang alam ko. No, kawawa ka naman. Dahil ang tao, napakaraming pwedeng matutunan. Amen? Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Man will be forever learners, and we should be forever learners as children of God. Because God wants to teach us His ways. God is very patient to do that sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen ba? Dito, ang unang-unang na sinabi ng Panginoon, yung mga blessed, 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 blessed. No, ito po ay tinawag na beatitudes. Or yung, no, short yun for beautiful attitudes. Amen? At marami sa years ng church ay tinuro ito that this should be the prime attitudes of believers. So dito, tinuturo ni Jesus Christ kung ano yung mga tamang attitude ng mga taong pinagpala. No, may advice ako sa inyo. Kung gusto niyong pagpalain kayo, hanapin niyo ang lahat ng mga verses sa Bible na merong blessing. Why? Kasi kasama noon yung prinsipyo para maging pinagpala ka ng Panginoon. Amen? And we have to understand this. Whenever God speaks, amen, He speaks a law, a principle, and a truth. So pag nagsalita ang Panginoon, ang kanyang sinabi automatically becomes a law, a principle, and a truth. Isang katotohanan. So ibig sabihin, pag sinabi nating batas yan, ang ibig sabihin, meron siyang sariling regulasyon para magkaroon ng katuparan yung batas na yan. Amen? At yung katuparan ng batas na yan ay mangyayari ayon doon sa kondisyon na nailaan ng batas. Amen? So, in order to be blessed, if we comply to the requirement, then we are fulfilling that law and automatically we are blessed. No? Nangyayari yung pagpapala. Amen ba? Amen. You know, we have to understand that. Why? Because laws are very important. We need to understand laws. Bagamat binigyan ng Diyos ang tao ng free will sa mundong ito, the laws that God created in this world governs us. And we cannot go against those laws. Kaya nga, at the end of the day, kahit may free will ka, at the end of the day, God's will be done. Amen? At the end of the day, ang kalooban pa rin ng Diyos ang nangyayari. Kaya kahit na binigyan tayo ng free will ng Panginoon, never na pwede tayong maging arrogant na sabihin natin, eh dahil malaya ako, binigyan ako ng free will, I can do whatever I want. No, you must understand, you are confined within the rules and regulations of God. When you violate the rules, then you suffer. But when you go in accordance to the rule, then you are going to benefit. Amen? Amen ba? Katulad sa gravity,
It is a law that God created, a law of nature. Amen ba? When you actually use gravity, you benefit from it. Alam niyo, mga kotse, umaandar yan because of gravity. Kung walang gravity, hindi aandar ang kotse. Bakit? Umiikot man ang umiikot yung gulong, hindi ito magkakaroon ng traction sa lupa. Naintindihan natin? At pagka ito ay umandar, hindi ka sigurado kung ito ay bibilis o mabagal. No? Ngayon, because of gravity, yung weight ng sasakyan ay nasa lupa, yung gulong nagkakaroon ng traction, kaya pag ikot ng gulong, umaandar ang sasakyan. So people are benefiting because of gravity. Maraming benefits ang gravity. Pagka ikaw, no, ay kumakain, at ikaw ay nakaupo upright, o kaya pagkatapos mong kumain, ay nakatayo ka lang, no? Ang nangyayari, tinutulungan mo yung katawan mo para i-digest yung pagkain mo. Ito ay bumababa, right? Subukan mong tumumbling. Yung ulo mo nasa ilalim, yung paa mo nasa taas, pagkatapos mong kumain. Hello, nandiyan po ba kayo? When you go against gravity, you suffer. Nangyari ako, sabi ko, by faith, I can fly. Makita ako sa bubong ng SM. Tapos tumalon ako, sabi ko, ako si Superman. Ano mangyayari sa akin? Babagsak ka, yan, you're going to suffer. But the Word of God, whenever God says something, it becomes a law. And then pangalawa, it becomes a principle that we can apply in our life. And once we apply them in our life, we are blessed. These are principles, but when you go against these principles, amen, ano nangyayari? Nagkakaroon ng inconsistency, nagkakaroon ng no, disruption sa iyong buhay. So these are principles, and then, what is also, it becomes a truth. Amen? Katotohanan. Katotohanan na hindi mapapasubalian no, sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen ba? So, kung ganito, amen, kailangan maintindihan natin na dapat pakinggan natin at intindihin ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. You know, God is sovereign. Alam niyo yung sabihin ng sovereign? Ang ibig sabihin ng sovereignty, walang pwedeng makialam sa'yo, pwede mong gawin kahit ano. God is sovereign. No one can hinder Him. No one can actually stop Him. If He wants to do something, no one can hinder Him. God is sovereign. He is not bound by rules. He is not bound by anything. Amen? Amen. But when God speaks, hello, nandiyan po ba kayo? But when God speaks, His sovereignty actually becomes submitted to His Word. God actually limits Himself whenever He speaks. Why? Because whenever God speaks, amen, nagsalita siya, kailangan niyang tuparin yung sinabi niya. Hello? Kailangan niyang tupdin ang sinabi niya. Dahil, kung hindi niya tutuparin yun, it will be against His very nature. Sabi ng Panginoon, He is not a man that He should lie. Sinabi ng Panginoon na minamatsyagan niya ang kanyang salita upang ito'y matupad. Amen? Binabantayan pala ng Panginoon ang bawat salita niya para magkaroon ng katuparan. Whenever God speaks, He actually limits Himself. Amen? He will actually fulfill what He says. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Kasi may palabra di honor ang Lord. Amen? Kung ikaw ay may palabra di honor, tapos naka-opo ka na sa isang tao tungkol sa isang transaction, tapos may dumating, nag-offer sa iyo ng mas maganda, dahil naka-opo ka na dito, hindi ka naaatras. Amen? Alam niyo, ganun ang Panginoon. When He speaks,
Amen. He will fulfill what he says. Dito, no, magsisimula tayo sa ating pag-aaral. Amen. Simula pa lang pala. Amen ba? Sabi dito, ang unang-una sa Beatitudes, no, we have to understand, the word is blessed, pinagpala. So ito ang mga qualities and characteristics ng isang taong pinagpala ng Panginoon. Amen. Nabiting kayo, no? So, ang unang-unang quality. Amen. Sabi dito, remember that when God, no, when there is a revelation in the scripture and statements are being said, may progression ang revelation. At merong reason kung bakit nauna ang sinabing ganito at nahuli yung iba. Dito ang inuna ng Panginoon ay it's about the kingdom of heaven. Ayan. Sabi niya, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Pinagpala daw na yung mga aba ang kanilang mga spirito, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Amen. Sino dito ang gustong mapasama sa kaharian ng langit? Taas ang kamay. Amen. Amen. Yung iba ayaw? Sige, bahala kayo. Amen. We all want to go to heaven. Amen? Amen. We all want to be a part of the kingdom of heaven. Amen. Well, sabi nga doon sa prayer, no? Sa Lord's Prayer, Thy kingdom come, Thy will be done as on earth as it is in heaven. Amen? Mangyari dito sa lupa, katulad ng nasa langit. Sa langit, meron bang may sakit? Wala. Sa langit ba ay meron bang malungkot? Wala. Sa langit ay may naghihirap ba? Wala. Amen? Sa langit ba meron bang discontented? Wala. Sa langit ba may nag-aaway? Wala. Amen? No? At ang panalangin natin, lahat ng nangyayari sa langit, magkaroon ng kaganapan dito sa lupa. Ang kalooban ng Diyos sa langit, mangyari din dito sa lupa. Amen ba? Because heaven is a glorious place. We want all to actually join God in heaven. At ang mga taong na pinaghaharian ng Diyos, ang mga taong bahagi ng kaharian ng langit, ay tunay na pinagpala. Amen. Ngayon, sinimulan ng ganito ang passage because this is a very important key to understand the rest of the passage, no, in the Sermon on the Mount. Why? Because it's all about God's kingdom. It's all about God's kingdom. We have to understand that when Jesus Christ first preached, the first message that Jesus Christ preached was about the kingdom of God. Sabi ni Jesus Christ, repent, for the kingdom of heaven or the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay narito na. Ang kaharian ng Diyos ay narito na. So Jesus Christ's first message was about the kingdom of God. Ang pagkahari ng Diyos. Amen ba? And ang sabi ng Biblia, pinagpala daw ang magiging bahagi ng kahariang ito. Why? Because no, yung mga miyembro at bahagi ng kahariang ito, yung sa kanila ang pagkahari ng langit o ang kaharian ng langit, sila yung makakaranas ng benefit na makalangit. Amen ba? Parang hindi kayo excited. Amen. No, inaantok pa kayo? Pero ba't dito hindi nakatulog dahil brown out kagabi?
kami ni Mrs. Eh. Mo pa kami doon kami sa sasakyan. Binuksan ko yung aircon. Ando kami. Ang init. Amen. You know, amen. Sighting, di ba? Sighting. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So yung mga taga-langit, ang makakaranas ng benefit ng langit. Amen ba? Pwede yung makakaranas ng benepisyo ng langit ay yung mga tagalabas ng langit. Naintindihan natin? If you want to experience the fullness of the blessing of the kingdom of God, you have to be in the kingdom of God. Amen? Kaya nga sabi sa John chapter 3, no? Verse 3, anong sabi doon? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? So ang unang-una, kailangan makita mo ang kaharian ng Diyos. Ano yung sabihin? You have to perceive the kingdom. You have to have an understanding of the kingdom of God. Dahil karamihan ng mga tao, hindi man lang nila nadi-discern, nadi-distinguish yung kaharian ng Diyos at ang kaharian ng mundong ito. No? They don't even see it. They don't even understand it. Amen? They don't even discern it. And that's very dangerous. Diba? Na lumalakad ka sa mundong ito, hindi mo alam, na-open mo na pala ang Panginoon, hindi mo alam, mali ang mga pinagagawa mo dahil hindi mo nakikita. Hindi ka aware. At pagdating ng oras, hahatulan ka, and then sabi mo, bakit? Walang nagsabi sa akin. Bakit? Hindi ko naiintindihan yan. Bakit ako parurusahan? Wala akong alam. And that's sad. Amen? To be ignorant. Because the Bible says, unless you be born again, you cannot see the kingdom of God. Kaya nga may mga tao, they could not see it. They could not see that they are sinners. They could not see that they need God. They could not see that they need Jesus Christ in their life. They could not see that they're doing wrong. They could not see that their life's a mess. They could not see that they need redemption. Pagka ganito ng kondisyon ng tao, ibig sabihin, bulag siya sa katotohanan, bulag siya sa kaharian ng Diyos. He needs to see the kingdom of God. Kaya nga pag nagsishare kayo ng gospel sa isang unbeliever, you need to pray first. Why? Because the Spirit needs to work in that person to open his eyes of understanding. Because unless a person sees his true condition before the heart of God, before the eyes of God, then he would not acknowledge his need for the Lord Jesus Christ. So the first thing is we need to see the kingdom of God. Ito, sinutukoy ko lang, is yung seeing the kingdom of God. Amen? In verse 5, ang sabi doon sa John chapter 3, verse 5, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Dito naman ang tinutukoy, entry. And here, kailangan meron pong combination. No, ang experience, ang born-again experience, yung ang born-again experience dito, magkakaroon lang ng spiritual rebirth. Ngayon, ang spiritual rebirth naman dito ay yung spirit and understanding. Why? Because the Spirit of God quickens our spirit and the Word of God changes our mindset. Without this, you cannot enter. Paano mararanasan yung benefit ng kaharian ng Panginoon, ng kaharian ng langit, kung nasa labas ka, nagbibigaya na pala dun sa loob, nandun ka pa rin sa labas? Are you there? Are you there? Amen. We need to enter the kingdom. Amen? And ang requirement dito to enter the kingdom of God is, ang sabi dito, he must be born of water and of the Spirit. Itong water of the Spirit, we have to understand that
The water represents the word of God, Ephesians chapter 5, verse 26, that he may cleanse his church by the washing of water by the word of God. And yung spirit is the spirit of the Lord. So dapat dalawang maranasan niya para makapasok. At itong dalawang ito yung mag-work out sa kanyang buhay. The spirit convicting him, opening his eyes of understanding, and the word of God reorienting him. Amen? Yung salita ng Diyos, binabago ang kanyang kaisipan. Tandaan natin, ang aklat na ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon upang maintindihan natin ang kapamarahan ng Panginoon, baguhin ang ating pananaw. Amen? Amen ba? Baguhin ang ating pananaw. Makita natin ang katotohanan ng Panginoon sa ating mga buhay. The Word of God is designed to change us. Amen? It is designed to change you and me. Because without that change, you cannot enter the kingdom of God. Why? Sabi mo, bakit? Kasi the kingdom is a kingdom. Pag sinabi natin kingdom, kaharian, ano ang isang kaharian? Ang ibig sabihin ng kaharian, it is a system. It is a governing system. One of the meaning of the word kingdom is rulership or domain. Ibig sabihin, ito ang domain ng isang naghahari. Merong naghahari at may pinaghaharian. At pag merong kaharian, no, merong mga batas. Hello, are you there? Kanyari, pumunta ka ng Amerika. Tapos sinabi, Pilipino ako. Hindi yung pwede, hindi ako sitayin dito. Hindi ako susunod sa gusto ninyo. Basta, kung anong nakagistan ko sa Pilipinas, gagawin ko dito. No? Siguro isang buwan ka lang doon, kalaboso ka na. Amen ma? Diba? Lala sa Singapore. Sa Singapore, pag pumunta ka doon, no, kung ikaw ay sanay na no, manabihan kung saan-saan. Hello? No? Alam niyo yung manabihan kung saan-saan? Yung kung saan-saan lang manabihan? Amen? Mga Pilipino, ganun. Nasa highway kami, nagdadrive mo. Ngayon, may madadaanan ka na sa tabi lang. Sa Singapore, gawin mo yun, kulong ka. Sa Singapore, pagkagaling mo ng airport, subukan mo, pag nating mo sa Singapore, umuya ka lang ng umuya na parang wala ka namang inumuya, pero ganun ka lang ng ganun. Nakikita mo yung CCTV camera, sumusunod sa'yo. Tapos mamaya-maya may darating. Binabantayan ka. Bakit? Kung ikaw may chewing gum, hindi mo pwedeng itapon yon kung saan-saan. Kung tinapon mo yon, makikita ng CCTV yon, huhulihin ka kagad. Why? Because they have their own rules. Because that is their kingdom. Right? Amen ba? And because of those rules, no, ano nangyayari? Maayos ang kanilang society. Maayos ang kanilang pamamalakad. Napakalinis ng Singapore, napakaayos ng Singapore, no? Napaka-fair ng Singapore, napaka-stricto naman ng Singapore. So, ang daming nagbe-benefit, ang daming mga... Pag ikaw ay umayon doon sa regulation sa Singapore, you benefit. Why? Kasi